guys, my name is Archel Dagimal from BDP2H. So, in this video, I'm going to show all of you kung paano mag-disassemble and assemble ng isang flat iron. So, ang mga kailangan natin gamitin is, papakilala ko muna sa inyo. Wait. Ito nga pala yung sisirain na rin at ayusin. Then, ito yung mga kinakailangan. Long nose pliers, and driver, and it's tapos itong last is flat screwdriver naman kasi ano yung pinagkaiba niyan, ito cross and then ito is negative side. So umpisa na po natin. Ang uunahin natin ay suotin muna natin ang ating gloves para prevent siya sa mga matutulis na parts, ganun lang. Yan, ito ano lang to eh, left hand lang ang kailangan natin kasi ito pangalalay lang to. So, unahin natin gamit ang screwdriver. Tanggalin muna natin yung back cover. Ito. Next is yung steam feeder niya. Ito na po. Ano po siya? Tanggal na po natin ang hand. So, next natin is yung temperature control. Ito siya, oh, yan. Makikita niyo po yung mga sign dyan. Ayan. So, yung dalawang bottle na meter nila siya katabi ng steam feeder. So, ito, screw. So, kailangan natin tanggalin niya para matanggal yung first layer. Tanggalin natin. Bago natin siya atakan para hindi maputol yung mga wire, tanggalin muna natin yung mga indicator niya dito. Yan. Yung dead niya. Sa back cover. Tanggalin na natin. Dahil na sa back cover tayo na part, may makikita kayo dyan na dalawang screw na nakabit. So, i-out natin siya. May makikita po tayong mga indicator dyan. So, ito, black, may mga color coding siya. So, itong dalawa, black and white, para mas madaling tandaan, siguro positive or negative yan. Cause ng light bulb na maliit. So, tingnan nyo siya. Indicator siya, ito. Ayan. Ito yung may light indicator, ito naman para sa power cord. Yan. So, wala na. Tapos, ito na yung pinaka ano, last stage niya. So, may turnilyo pa ulit. Tatlo yan. So, tatanggalin natin yan, ha? May kasama siya ditong alo. Wala pa kami. Tsaka buos ata. Ito yung mga nakakabi sa alignment indicator tsaka sa power cord. Makikita niyo, ito yung heating element sa mga duct dyan. Medyo malalaki. Tapos, ito naman is thermostat. Thermostat niya. Ito yung ano, temperature control na which is nakita natin sa taas pa. Tapos ito naman yung pinakadulo ng water feeder kasi diyan puputa yung tubig. At
mahihit siya dito. So, itong liquid metal is yung sulfate. So, ito yung nag-steam siya kapag nagpa-plancha ka na ng mga damit. So, ito yung mga nalaglag. Ito yung mga backup niya para hindi magkasanggaan yung metal tsaka plastic at hindi yung magagasgas. Ngayon, ikakabitan natin siya. I-re-assemble natin. Una natin gagawin ay habit na natin tong second layer. Ito. Para may panatandaan tayo, ito yung unahin natin. Sunod natin is yung light indicator. So, kanina nakita naman natin yung habang tinatanggal natin is yung black and white pagka-kabilaan siya. White. Next. Nakabit na natin yung second layer. Sukat muna natin bago natin ikabit yung ito kanila. Tignan muna natin kung nakasakto ba siya sa aming pinalalagyan. Nalagyan niya muna natin siya. Tignan muna natin kung ano yung mga magkakapartner para hindi maganda yung situation. Then ito yung dalawa ng button niya, yung button. Guys, ako ulit ito. So, ito na po yung last ko. Ito na po siya. Nakakabit. Ito na. Bo. So, ayun po. Maraming salamat.